kangaroo steak. Kanina ko pa sinimulan yan. So, nandito na ako sa bahay. Nag-grocery na naman ako. Ang lakas ko kumain lately. Ang dami kong binili. Yung iba nandito na eh. So, merong juice. Dalawang juice na yan. Pumpkin soup with carrot. Para anytime gusto ko ng soup, meron na. Tapos, vanilla ice cream. Grocery shopping na haul. So, this goes to the freezer. Frozen vegetables para madali na pag gutom na ako. Minsan sipag ako magluto eh. Pero pag gutom ka, bale, kailangan mo yung mabilisan. So, aluminum foil pang cover. So, ito, 3 pieces ng margarita. Pag weekends, ganyan. Siyempre, yung paborito ko, yung may flavor na siya na fish fillet. 15 pieces na fish fingers. Kangaroo steak, brown sauce. Ayan siya, brown sauce. So, for the parang mga burger yan, since meron pa ako nung moose meat, gagawin ko siyang burger. Kasi yung nung una parang salt and pepper lang, wala masyadong lasa. So, haluan na natin siya ng parang other spices. Cream sauce, hinahalo siya sa parang pasta. Tapos meron yung mas maraming fat. So, usually sa potato gratin. Siyempre, kahit may stock pa ako, bumili na ako ng napkin. Feminine pads. Salad mix dahil may balsamic vinegar naman dito. Gusto ko na mag-salad eh. So, ito na siya. Kakainin ko na yan later. Siyempre, banana, pang-merienda, chili con carne na sauce, beef, ground beef. Yan. Meatloaf pa rin. Ganito yung meatloaf nila. Hindi siya nakakan. Mangga. Bumili ako ng mangga. Isang piraso lang kasi malaki naman siya. Usually ganito. I think from Brazil nila kinukuha ito or Thailand. Cheese pa rin in slices. So, yan yung paborito ko kasi madali lang. Hindi ko na siya slice. Milk. Next is bacon. Nakuha ako ng bacon. Yung isa parang regular, yung isa smoked. Then, ito na lang yung kakainin ko tonight para hindi na ako mahirapan. Red curry with chicken and rice. Ayan siya. So, tomatoes. Tapos ito, baked beans. Wala silang Hunts. Kaya, yan na lang muna. So, nagdadala ako palagi ng ano, eco bags. This one is from Chopped Sack. Follow nyo sila sa Instagram. May Facebook ba? Hindi ko sure. Basta sa Instagram meron sila. Maganda yung mga products nila, guys. Tignan nyo. And ito, libre lang sa Metro Bank. Bumili ako ng Ariel. Wala akong messy-bessy dito, guys. So, Ariel tayo. Kasi yan lang yung familiar. Baka yung iba kasi mag-allergy ako. So, eco pasta. Yung iba na binili ko sa bookstore nila. So, ito eh folder. Parang ano siya. Meron siyang elastic. Tapos ganyan siya. Ano pa ba? Folder lang siya kaganito. Parang binding clips. Marami ako nito sa Pinas pero kailangan ko nito dito. The others, bumili ako dito sa hunkemoler.com. Hindi ko alam kung ganyan ang pronunciation nila. Basta hindi siya hunk. Parang hunk. Ewan ko, check nyo na lang. So, nirap talaga nila ng ganito pa. Pag bumili ka ng dalawa and you get another one, so yung third one is 50% off. So, ito, para siyang parang sports bra. Basta wala siyang wire. Ayoko na nagsusot ng may wire talaga eh, as much as possible. Lalo na pag nag-work ka. Ayaw mo ini-impede niya yung blood flow mo. Sabi sa kanya, babae, ano kaya? Sabi ko sa kanya, anong size ko kaya? Sabi ko ganun. Sabi niya, baka small ka. Baka small ka. Sabi ko ganun sa akin. Kasi nga pag ganito, hindi mo naman talaga makikita eh, di ba? Parang walang boobs. Parang ang liit. So, tinry ko yung medium. Medium ka agad tinry ko. So, grabe, ang sikip niya. Parang hindi ka makahinga. Itong large, maganda siya. Sakto yung lift niya, ganun. Pero yung XL, sabi ko parang mas comfortable yung XL. Pero parang wala na siyang masyadong lift. So pag yung ganito, stretchable naman siya. I think after a year or two, maglulusin na siya. Hindi na siya ganun ka-stretchy. Kaya okay na yung ganitong, yung kumbaga yung sakto ka. Doon ka na lang sa ganitong size. So, bumili ako ng dalawang black and then ng isang white for ano lang, variation. Yun naman ang color na meron sila. Maraming choices din. Meron yung parang mas manipis pa dito. Pero helpful naman sa akin yung sales lady doon. So, yan lang ang ating nabili for now. Simple lang yung outfit ko. Nagtatlong ano lang ako. Nagtatlong layer lang ako ng, ang tawag dito? Una yung wool. Pangalawa yung heat
Ultra Heat Tech ng Uniqlo. Tapos ito, manipis lang to na leggings. Tapos na, nakaano ko palagi. Scarf. Kailangan mo yan sa neck mo para hindi ka magkasakit ka agad. Lalo na yung mga nagdadry yung... Siyempre malamig yung hangin. Nagdadry ka agad yung throat. Tubig ka lang palagi. Naalala ko ngayon lang. Yung tubig nila dito, sa gripo lang. Libre ang tubig. Mamayaran mo yung kuryente, tapos yung rent. Pero yung tubig nila, malinis naman. Nung una parang, sabi ko parang ibang lasa. Parang hindi ko alam kung alkaline or what. Pero nasanay na ako. Siguro after few days, 3 days or more, nasanay na ako. Wala, parang normal na lasa na lang ng tubig siya. Oily ah. Kahit na oily ako ah, parang okay yung glow dito. Siguro pag nakakuha ako ng mas malaking apartment, kailangan ngayon ipon-ipon kung ano man yung work na magagawa ko ngayon, maipon lang. Tapos sa school, kailangan galingan, kailangan maipasa kung mag-i-exam, diba? Para makakuha ka agad ng work na 100% kasi ganun sila dito eh, percentage yung trabaho. God help me talaga sa steps na ginagawa ko ngayon for a better future. Gusto ko na rin na magka-baby. Pinaplano kasing mabuti yan. Hindi lang basta nagpakasal ka, mag-anak ka na. Unless wala kang problema sa pera. Hindi naman kami problemado sa pera. Pero alam mo yun, kasi you want to give the best. Secured ka. Si husband kasi, okay na siya eh. I mean, nandun na siya sa taas ng, andun na siya sa top. Ngayon, nagdadagdag na lang sila ng business eh. Pero as a wife, hindi fulfilling sa akin na hindi ako makapag-provide. Kahit siya yung provider sa family, gusto ko, magpo-provide din ako. And hindi naman dapat lahat talagang iasa mo sa husband mo. Kahit sabihin mong gusto niya na siya yung magpo-provide ka, no? Gusto ko, andun pa rin yung feeling na kailangan kahit papano merong equality na nakakapag-provide din ako. Hindi pwedeng. Mahirap kasi pag kunyari gusto kong gastusan yung sarili ko, ayokong humihingi sa kanya kahit na ibibigay niya yun. Ayoko nung ganun kasi yung pera ng pwedeng kitain ko. Sayang naman kasi nga, malaki yung sweldo dito. Pag sa Pinas, wala talaga mangyayari pag nurse ka. Pero pag dito, sa Scandinavia, maganda yung sweldo, maganda yung working conditions. Compared sa ibang bansa or sa Pinas, kung yun nga, kunyari Middle East, okay pa rin sa mga Pinoy eh. What more kung dito? Ang sweldo dun, ang starting niya is, I think, nasa 60,000 pataas pag nurses. And I'm not sure. Usually, free accommodation sila. Pero yung food, sagot mo. Tsaka, hindi ka ganun kalaya. Sa Saudi Arabia, ganun. Siyempre, palagi ka naka, abaya, diba? Meron kang cover. So, dito, fortunate ako na pwede ako mag-drive. Diba, pwede akong lumabas, pwede kang, kung hindi lang malamig, diba pag summer ganun, pwede kang mag-shorts, hindi yung mababastos ka, kasi sila dito, liberated naman. So, ayun, anyways, ang dami ko nang nadaldal. Gaano lang ako ngayon, mag-accounting ako ng mga gastos ko today. Kumuha na naman ako ng maraming pagkain, well, that is the splurge ko na sa sarili ko. Not even makeup. So, kung may-makeup pa ba naman, kahit na ang dami kong imperfection, okay lang yan dito. May asawa naman na ako eh. Ano pa ba yung papaganda pa ba ako dito? Kailangan lang linisin talaga. Kailangan mawala yung pimples, yung marks. Okay na yan. Hindi kailangan maging maputi dito, guys. Yung kulay mo tanggap dito. Kahit anong kulay pa yan. So, yun lang. That's it for today. Tomorrow, pupunta ako sa church. Today is Sunday, March 25. It's the, Palm Sunday. Na nag-church ako kanina and dumaan ako sa isang oriental or Asian shop. Bumili ako nito. Spring roll wrap. Lumpia wrapper. Yan. So, gagawa tayo ng lumpia ngayon. Yan ang ingredients ko. Na-chop ko na yung onions. Tapos, ito yung egg na papang-bind doon sa meat. Tapos, ito yung meat. Ano ba siya? Beef. Beef yung kinuha ako. Dapat pork. Pero ako ngayon, beef mas healthy. Walang fat masyado. Tapos ito yung egg white. Pang ano lang. Yung pang seal. So, kailangan naghiwalay ka na. Isang egg lang yung gamit ko para sa entire na yan. March 30. So, Good Friday. And hindi talaga daw naka-shades eh. Ano lang to? Sun adaptive or... nalimutan ko na. Basta nag-change siya pag madilim. Ay, pag madilim, maliwanag siya. So, pag maliwanag sa labas, nagiging madilim siya, so ina-absorb niya. Tapos anyways, nagpagas ako. Dito kasi first time ko magpagas. So parang pareho din naman siya dun sa Norway. Pero, kumbaga kasi disuse pati yung yung sa gas tank. Tapos, yung card ko, wala pa akong card dito ng local bank. So,
foreign bank ay ayaw niya. So, kailangan mo muna magbayad sa cash register or sa cashier ng kung ano yung amount na ilalagay mo. So, naglagay lang ako ng 100 and that is about like 10 liters. Medyo hindi ko pa kapa itong ano. Parang okay naman siya nadadrive. Ah, shucks. Nadadrive naman, pero Citroen kasi ito. So, ilalagay na yata ito. Parang itatapon na yata ito, ganun, kasi hindi na siya i-re-register. Pero titignan ko kung makukuha ko ba ito. Or for now, during my stay here, kung ako nalang magbayad ng register niya para may magamit ako. Mas cheap pa rin siya compared sa kung babiyahe ka palagi by bus. Kasi from sa amin, papunta sa Centrum, it's about 23 rounds. Tapos ganun din pabalik. So, 4 liters na yun eh. 4 liters na yung dami mo nang malilibot eh. Yung lock dito, nandito. Dito na tayo sa bahay. Ayan guys, naka-uwi na ako and I'm just going to show you kung ano yung mga pinamili ko. So, Solevita apple juice. 1.5 liters. Ito, dapat i-return bottle ko muna para makakuha ako ng 2 crowns. But, yung nakapila sa akin before, ang dami, parang isang malaking trash bag. Parang mga double XL na trash bag. So, isa lang naman eh. So, ipunin ko na lang muna. Freeway Iced Tea Peach. Wala kasing Nesty dito eh. Ito yung version nila dito. So, ito yung lemon. Coke. Pag mga times na gusto mo talaga. Yung Coke na yun na binili ko, tumagal sa akin ng 3 weeks. So, ito, baka ganun din. 2 to 3 weeks siguro ang itatagal niya. Kasi, ano to eh, 2 liters. So, hindi naman ako ganun kalakas uminom ng soda. Pancake mix. Kasi, ang hirap nung paggagawa ka from scratch talaga. Flour, tas yung ganun. Hindi ko talaga talent yung ganun. So, bibili na lang ng mix. Haluan ko ng milk, ng butter, tas pwede mo na siyang lutuin. Siyempre, pag meron kang pancake, kailangan meron kang pancake syrup or maple syrup. And, pwede ko rin siyang gamitin yung maple syrup dito sa chicken nuggets. Eggs. Full cream milk yung usual na binibili ko, pero ngayon nag-light milk tayo para hindi tayo mag-gain masyado ng weight dito. And then, bread. And syempre, pag gusto mo na pritong talong, yan. Kamatis. Ay! Doble! Bumili na ako na dati ng kamatis. Ngayon, kamatis na naman. Wala pala akong patis para makonsume ko yung mga kamatis. Syempre, may vanilla ice cream ako dyan. So, meron tayong blueberries and raspberries. So, instead of buying yung mga frozen, mas pinili kong bumili na lang ng fresh since hindi naman sila ganun kamahal. Actually, mura lang pala sila. Between 10 to 13 crowns. Meron ko pala. Bumili din ako ng cheese doodles. Yun lang, naglalaba ako. Tapos na yung isang batch. And then, yun lang for now. Wala naman something special. Yung niluto ko na chili con carne kagabi. Masarap siya. Actually, first time kong makapagluto ng chili con na masarap. Kasi may mga hinalo ka yung vegeta, naghalo ka ng baked beans na in tomato sauce na siya. So, hindi lang siya yung usual kasi na hinahalo ng iba parang yung red beans or black beans. Tapos, ano lang siya, in water lang siya. Pero pag kinain mo siya, mas nangingibabaw yung pagiging spicy. Tapos, yung lasa talaga ng meat. Since, moose meat siya, tapos beef. So, maganda yung pagkakamix niya. So, sobrang saya ko na nakakreate ako talaga ng masarap na pagkain. Hindi ko naman talaga usually niluluto sa Pilipinas. And yung husband ko talaga yung nagluluto. So, ayun. It's a good day today. Maaraw. End of the day na actually madaling araw na. Naglagay lang ako ng eye mask. This is from Laneige Intensive Eye Mask. Ina-address niya yung blemishes around the eyes. Kanina ko pa sinimulan yan. Tapos medyo parang nag-die down yung fire niya. Parang baga na lang. And then, nag-feed lang ako ng mga papers, mga cartons, ganun, para yung mga natitirang wood, madali siyang makonsume ulit. Tapos, konti na lang yan. Siguro mga 2 to 3 hours. Enough lang yan hanggang sa makatulog ako. Oras na para matulog. Lights out na tayo, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!